sila lilipot natin siya bago ako naggawa ng ibang gawain kasi hindi ako matatapos pag hindi ko sila pinatulog. So magre-ready tayo ng gamit ni Ate Misha kasi next week mag-start na ulit siyang bumalik sa school. Start na ulit ng schooling nila after 1 month school vacation. So i-ready ko lang yung ibang gamit niya para wala na akong isip. Sa school nila Ate Misha, meron na silang include. May naka-include na ng mga gamit. So kung ano lang yung gusto mong idagdag, yun na lang ang bibilin mo. Nung nakaraang araw, hindi ko naman na-vlog. Pero suppose i-vlog ko, kasi hindi ko na na-vlog. Kasi sobrang hassle dahil sumama sa akin si Lily, humabol sa akin. So wala nang magawa. So bumili ako ng pencil case nung nakaraan. And si Ate Misha sinama ko. So ayan, ito napili niya, bumili siya ng mga eraser. Yung donut. And then bumili lang ako ng mga name, letters for me, mark for marking the other things. Hindi ko man louder yung boses ko dahil nakapag-away ako kay Ate Misha. Ay naku. Sa bag ni Ate Misha, ginalagyan ko ng extra clothes para if ever na madumihan siya, matabunan ng kung anong water or iniinom niya or maihi siya sa sarili niya or mag-poop sa sarili niya ng biglaan. So may extra siyang damit. So I always put extra clothes. Then extra mask. Meron na siyang lagayan. Yung ibang gamit like mga color pencil, ganyan is may ibibigay sa school. Una na nilang binigay is yung ibang gamit pero and then the books yun. And yung other is hindi pa nabibigay so baka next week. Pero may mga extra pen naman dito sa Ate Misha. Then yung mga books ni Ate Misha, lalagyan natin ang pangalan isa-isa. Proper Chinese. And this one. For Malay words. Chinese. And then Malay also. Yung ibang books nasa school pa. So lalagyan lang natin ng pangalan. May binigay na silang pangalan sa school. Sticker. Ayan. Ididikit na lang sa bawat book. So, maybe ititrim ko pa siya kasi hindi maganda yung pagkakagupit. Oh, no, wala. It's okay already. Just stick it on. Just open and stick. May magkamali ako ng sulat. Eh, nandikit na sticker. Tapos baliktad pala yung words ng Chinese, ano? So, i-check ko sa isang mga books. So, ito yung lumang book ni Ate Misha. Yung maliit na letter, kung makikita yung maliit na letter na sinataas, ito yung sa baba. Ayan. So, susundan ko lang siya. Para hindi ako magkamali. Kasi Chinese, hindi ko naman siya alam ba sa akin. Pero alam ko pangalan ni Misha to. Pangalan kasi ni Misha sa Chinese is Misha Yong Nyuk Mei. Ganyan lang. Didikitan ko lang siya. Napalo ko nga si Ate Misha kasi inabot kami ng 2 oras sa pagpapatulugan. Si Lily, ang tagal nang nakatulog siya, hindi patulog. Hindi ako comfortable na hindi siya nagkakaroon ng enough sleep kasi si Ate Misha masyadong mababa yung immune system niya. Pag hindi siya nagkakaroon ng enough sleep, nagkakaroon siya ng ubo, sipon, madali siyang magkaubo, madali siyang magkasipon pag hindi siya nagkakaroon ng enough sleep. So, I really hate that feeling na pag nagpipilitan kaming matulog siya. Eh, ilang araw na kasi siyang walang tulog ng tanghali. Lalo pat andito yung daddy niya ng Friday kasi galing ng workout station. So, hindi siya nakakatulog ng tanghali. Eh, hindi ako comfortable pag ganun kasi few days lang makakalipas na maasahan mo meron na naman siya sipon or inuubo-ubo na naman siya. Ayoko nang ganun eh. So, nagpaluan kami, napalo ko talaga siya. Dami niyang alibay, dami niyang mga
kinemi na ginagawa, galaw siya ng galaw. As in, makikita mo talaga na ayaw niya matulog. May times naman na hindi ko siya pinipilit matulog. Pero pag alam kong too much na yun, pinuporce ko talaga siya kasi para kasi sa akin, mas mahihirapan din ako. Kasi pag may nararamdaman si Ate Misha, ako yung lagi niya ding hinahanap. Siyempre, ako yung lagi niyang kasama. So, sino mas mahihirapan? Di ba ako din? Siyempre, alam ko na yung galawan ng katawan niya. So, alam ko para sa akin. Kayo ba? Paano nyo ba inaano yung mga bulilits mo? Paano nyo sila... Paano nyo namamanage ng ano yung sarili nyo para yung hindi ganito yung guilty feelings? Ang hirap. Kasi ako kasi, hindi ako nagtotolerate pagdating sa mga ganyan. Unlike si Daddy Ming, napaka-gentle parents ni Daddy. Napaka-gentle parents ni Daddy Ming. Hindi ko siya katulad na napakababa ng temper. Na madaling... Basta mababa yung temper ko pagdating sa mga ganyan eh. Hindi tulad ni Daddy Ming na kayang magpasensya ng mahaba. Magbigay ng pasensya ng mahaba. Ako hindi. Hindi naman ako yung mamamalo ng asin. Hanggang bunga nga lang ako. Mag-aaway lang kami. As in, maldita din kasi yan si Misha. Magkakamaldita din. Mana rin sa akin. Admit naman ako dun. Ganun bagay. Minsan feeling ko nakikita ko yung sarili ko. So yan, tapos na ako sa mga books. Tapos na ako lagayan ng sticker. Doon naman tayo sa mga maliliit. So yun, nag-away nga kami ni Misha. Tapos nagsusorry din kaagad siya. Yun yung nakaka-guilty, yung magsusorry. Nakakaawa din. Nakasanayan ko na din kasi na nag-nap time sila. Pag nap time kasi, doon ko nagagawa lahat. Alam nyo naman yan mga mamis, di ba? Pag nap time nila, rest time nila, doon lang tayo nakaka-chempo na gawin lahat ng needs natin gawin, di ba? Although, alam ko naman na may pagka-independent din kasi si Ate Misha. So, kaya minsan mahirap din, minsan kukorekin ka na lang din niya ba? Alam mo yung ambigat sa pakaramdam pag nagagawa ko siyang pagalitan. Kasi pag nagagalit talaga ako or yung temper ko nauubos na, ay nako. Kayo ba? Paano nyo ilabas yung temper yung sa mga junakas nyo, sa mga bulilit nyo? So yun mga mi, tapos na ako. Itong bag na to is hindi siya bago. Pinagamitan niya to last year din. And sabi ko kay Daddy Ming, maganda pa naman. Sabi ni Daddy Ming, is yan na lang din daw yung gamitin. So hindi na kami bumili ng bago kasi maganda pa naman siya. Itong bag na to binili to ni Kuku sa Taiwan. Nursery pa lang siya yung bag na to, pero nung nagamit niya to is kinder 1 na siya. So ito lang din yung gagamitin niya. Sayang din kasi maganda pa. Bagong-bago pa. Wala pang kasira-sira or gas-gas. Maingat si Misha sa gamit. Para siyang ako. Char. So yung mga mi, tapos na ako sa maghapon na gawain na naman. Nakasama kayo. So yun, thank you. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel. And kung interested pa kayo, meron po akong Facebook page. Ililink ko sa description below. So, thank you! So what will happen just now when mommy mad at you? It's super hurt to you. Why? Because? What did you feel? And I just... Then I stopped and... Angry to me. I feel so sad. Mommy angry to you? You feel so sad? Yeah, my teeth are already dropped to the bed. My teeth are already dropped to the bed. Why mommy mad at you? Because Misha is... Okay.
Naughty. Didn't listen. That's why mommy. Please. Mommy mad at Please. You. So. Please. What Misha will gonna Please. Get? What Ati? Police. What Ati Misha will get if didn't listen to mommy? What Ati Misha will get when didn't listen to mommy?